Good morning, good morning guys. Ayun, at magandang umaga sa ating magandang nagagandahan at nagagagwapo ang mga katambay. Ayun, kayo nanonood ngayon sa tambayan ni John Tech TV, Katambay TV. Ayun, at meron tayo ngayong Sony ano. Ito model home audio system Shake Dash 88D. Meron tayong problema ngayon sa kanya. Saksak natin. Wala siyang display ano, walang response yung kanyang display. Wala, no power, no display. So, meron tayong built-in DVD, DJ effects, DVD VCD, may tuner, audio in. Meron din siyang play ng kanyang USB. Meron din siyang record na USB, channel B. Ayan, meron siyang party chain ano na effects. So, problema natin, ayan, nakasaksak na tayo. Wala siyang power, ano, no display. Okay. So, kailangan natin siyang dismantle, ano, do troubleshoot tayo. Ay, samahan niyo ako sa video ng ito, makatambay, ano. Do-document natin itong Sony home audio system na Shake Dash 88D. Yeah. Bago tayo magpatuloy, kung di ka pa subscribe, please subscribe and don't forget the bell para updated ka palagi sa ating mga susunod na video about electronic tutorial tips and solutions. Kayo nanonood ngayon sa tambayan ni John Tech TV, Katambay TV. So, nasa ilalim yung kanyang power supply, mga katambay, ano. Nasa ilalim yung kanyang board, yun. Nasa ilalim. So, kailangan natin hugutin lahat ito. Kanyang player, DVD, power amp. Kailangan natin siyang dismantle ng buo, ano. Yun, at babalikan ko kayo, mga katambay, at dismantle natin ito. So, ito yung kanyang main power, ano, katambay. Ito yung supply ng kanyang MOBO, yung kanyang main board. Inugot natin kasi bagsak yung kanyang voltahe, no. So, meron tayong problema yung sitwasyon, ano. Yung kanyang, kung papansin, yung kanyang 13.5 tsaka ground shorted. Ayan. Shorted yung ating 13.5. Ito yung ating 13.5. Dalawa yan, tsaka dalawang ground. Shorted yan, mga katambay. Ano? Ayan ang ating susolusyonan sa video ito. Ayan, nasamahan nyo ako, mga katambay, sa video ito. Ano, troubleshoot natin yung kanyang MOBO. Yung kanyang main board.
at shorted yung kanyang main board. Hindi siya magpa-power. So ayan ang pagtitrace ng ating problema dito sa Sony na ito, no. Ayan, shorted yung kanyang 13.5 to ground shorted. Okay? Tanapin natin, magto-troubleshoot tayo. So sa troubleshoot natin, mga tambay, no, shorted siya yung kanyang 13.8 papasok sa main board, yung ground. Meron tayong prospect dito, ano, medyo lobo ito, hayahang natin 'yan. Pangalawa, tatanggalan natin na supply muna itong dalawang kanyang step down, ano, step down regulator IC na 'yan. Yan ang supply ng mga power niya, ano. Aalisin muna natin yung kanyang supply, ano. Tatanggalan natin siya ng supply. Che-check natin kung alin yung shorted sa parte na to. So baby, ito alisin natin ito. Oh, ito tsaka ito. Yeah, iahang muna natin yung mga yan. Yeah. Pero subukan muna natin ihang ito. Pero medyo lobo siya. Medyo putok na kanya ibabaw, ano, tong capacitor na ito. Ano, medyo lumobo na siya. Pangalawa, ito alisan natin na supply yung dalawang IC na yan. Okay? Dito muna tayo. So natapos na tayo dito, mga katambay, ano, na-check na natin lahat ng entrada, tinanggalan natin ng supply itong mga dalawang IC niya. Okay naman, wala naman short, ano. So pumunta tayo rito, ano, meron siya kasing secondaring sinusupplyan, yung ating 13.5, ano. Meron pa siyang sinusupplyan na iba bukod dyan sa dalawang IC na yan. Hinugot natin ito kanyang galing sa kanyang power amp. Okay. So nawala yung ating short, ano. Check natin yung kanyang 13.8, wala nang short. Ibig sabihin nandiyan sa power up niyan, babaklasin natin 'yan. Check natin uli kung meron pa. Wala na tayong short, ano. Okay? So punta tayo rito sa kanyang power amp kasi tinanggal natin ito, diyan nakasaksak. Nawala yung short, ibig sabihin may problema dito. So, alisin natin yan, ano?
So shorted talaga yung ating kanano, kailangan nating iahon ng buo itong board na ito. Andito yung kanyang problema. So para patunayan natin na ano no, magpuprove lang tayo no. Tatanggalin muna natin 'to. Sasaksak natin. Tingnan natin kung magkakaroon tayo ng power. Okay na kasi ito, okay na itong kanyang mobo. Ito nakahang, papalitan pa natin 'yan. Pero mag-test muna tayo kung magpapower na tayo no. Wala kasi tayong power. Oh, yeah, meron na tayong power ano. Pero hindi tutunog ito kasi sira itong kanyang power. Tinanggal natin yung power amplifier niya. Shorted kasi 'yan mainboard ng power amp niyan. To troubleshoot pa natin. So, pag troubleshoot natin diyan, tinanggalan muna natin na supply dito. Okay naman, wala namang short yung dalawang IC na 'yan. Binalik na natin. Nagkaroon na tayo ng power, ayan. Okay. So, focus tayo, audio section, power amp. Ayan, troubleshoot natin, bunutin natin ang buo yan. So, mga katapay, nakakuha tayo ng shorted, ano, capacitor ito, oh. Ayan, kita ba? Ayan, capacitor po, 1462. Ayan, shorted to. Na-test natin. Yung kanyang capacitor. Kita natin. Wala na tayong shorted. Ano, okay na yung ating supply dito sa power up ng 12 volt. May capacitor siyang shorted. Yeah, wala na. Hindi na gumalaw. Yung kanyang capacity, ground to 13.8. Ito yung capacitor na yan. Check natin para makita ng ating mga katambay na shorted niya siya. Ayan. Ayan, shorted, nakapalo. Ayan, yung ating kapasitor na sira. Kapalo. Sagad, ibig sabihin shorted. So, papalitan na lang natin to. Kuha na lang tayo siguro sa board ng mga TV. Ano? SMD, kapasitor siya. No? Galing siya rito sa... Ito yung pin 1, ito yung 13.5 volts. Pupunta siya rito. Ito supply siya ng blower ano, supply siya ng blower. Wala namang shorted dito sa kabuuan nitong kanyang amplifier. So assemble na natin siya, palitan lang muna natin ito. It's being okay na at wala na tayong aberya sa shorted. At may power naman na yung ating ano nakahugot ng. Ayan, saksak natin uli. Wala yung board na yan. Meron na tayong power ano, ayan umiilaw na siya. Ayan, kanyang display. Nai-on na natin yan kahit wala yung board na ito. Ayan, naka-on na yan. Ayan, meron na tayong display. Nakatanggal itong board. Ito yung ating ni-repair, ano. Papalitan natin yung capacitor na SMD. So, sana maging okay na, wala ng problema, no. At magte-testing tayo, mga katambay, ano. Ay, babalikan ko kayo, samahan nyo ako muli mamaya pagpatuloy, sound check natin siya. Ayun, kayo nanonood niya sa tambahan ni John Tech TV. Katambay TV. Ayan. Palitan muna natin yung capacitor. Balikan ko kayo mga katambay. Ayan, ito na-assemble lang natin mga katambay. Ano? Ito yung working ano? Power amplifier. Built-in Bluetooth, USB. Hindi na natin maisa-sound check mga katambay. Ano? Kasi wala yung speaker. Ano? Hindi dinala nung... nagdala dito. Please connect all speakers yung kanyang warning ano. Ayaw niyang gumana pagka wala yung jack nung speaker niya. Wala siyang ma-detect na speaker. So ganito na lang mga katambay, ano, kita-kita tayo sa susunod na video. Sana nakatulong yung ating proseso ng ating pagto-troubleshoot sa mga ganitong klase ng SMD na power amplifier Sony ano. Home audio system Shake Dash 88D. Okay.